Love. Ngayong panahon ng quarantine, I'm sure marami sa ating nangangarap na makalabas, makabiyahe, out of town o abroad. May iba siguro sa inyo nakaplano na pero hindi natuloy. Isa lang sasabihin ko sa inyo, ang pagbiyahe, magastos, at saka hindi mo magagawa agad. Pero ang mangarap, pwede kahit kailan, at saka walang bayad. At hindi limitado lang sa pagsakay ng jeep, ng MRT o eroplano, pwede ka ring mag-cruise. Ngayon, hindi lang tayo basta-basta mag-cruise. We're going on a Disney cruise. Cruise. A voyage on a ship or boat taken for pleasure or as a vacation and usually calling in at several places. In Tambay speak, Brad, bakasyon tayo. Sakay tayo ng barko tapos punta tayo ng iba't ibang lugar. More or less. Pero ang Disney Cruise, hindi basta-basta bakasyon, hindi basta-basta barko, at hindi basta-basta ang mga lugar ang pupuntahan nyo. Para sa akin, ito yung tinatawag na ideal vacation. Say natin kung bakit. Dito sa bakasyon na to, hindi ka magluluto, hindi ka maglalaban, hindi ka maglilinis ng kwarto, hindi ka maghuhugas ng pinggan, hindi ka mag-aalaga ng mga bata. Dito sa barko na to, iba-iba ang kainan, iba-iba ang tambayan, at halos lahat ng trip mong gawin sa buhay, pwede mong gawin. Dito sa mga lugar na pupuntahan nyo, masarap mag-sightseeing, magandang magpa-picture, masayang mag-shopping, at saka masarap din kumain. At lahat ng yan, kasama sa babayaran mo. So, ano-ano nga ba ang mga kailangan gawin para makapag-Disney Cruise? Ano-ano yung mga who, what, when, where, why niya? Isa-isayin uli natin. Sino ang pwedeng mag-Disney Cruise? Lahat ng tao, pwede. Bata, matanda, lalaki, babae, LGBTQRS hanggang XYZ. Basta tao, pwede. Ano-ano ang mga kailangan para makapag-Disney Cruise? Lahat ng magku-cruise kailangan ng passport, visa, valid ID, credit card, at saka cash. Kailan pwedeng mag-Disney Cruise? All year round, may mga scheduled na biyahe ang mga Disney Cruise ships. Pero, as of now, magre-resume daw ang operations nila ng July 27, 2020. Pero syempre, pwede pa rin niya mabago. Alam nyo na, depende sa tigas ng ulo ng mga tao. Para sa updated schedules, pumunta lang kayo sa disneycruise.disney.go.com. Actually, lahat ng detalye na kailangan nyong malaman, makikita nyo na doon. Pero, wala ako doon. Saan bumabiyahe ang Disney Cruise? Halos lahat ng lugar na pwedeng puntahan ng barko sa buong mundo, palamig o mainit, pwedeng mag-Disney Cruise. Bakit ko gugustuhin mag-Disney Cruise? Kung meron kang pamilya, gusto mo ng bagong experience, mahilig ka bumiyahe, mahilig ka sa dagat, kung fan ka ng Disney, at kung tingin mo eh deserve mo ng pakinabangan yung matagal mo ng pinag-ipunan, yung matagal mo ng pinaghirapan, then, and only then, will you be truly ready to go on a Disney Cruise. Dami sinabi. Tama na nga yan. Panoorin nyo na lang to. Ang huling Disney Cruise namin ay nung December 2019. Nanggaling ang barko namin sa Florida nung nag-cruise kami sa Bahamas. Apat ang operational cruise ships ng Disney so far. Disney Wonder, Disney Dream, Disney Magic, at Disney Fantasy. Sa mga susunod na taon, may tatlo pa silang binubuo. Ang isa doon ay yung Disney Wish at yung dalawa, hindi pa ina-announce ang pangalan. Pangalawang beses naming na-experience ang Disney Dream at first time namin magpasko sa cruise ship. Spoiler alert, walang Disney Cruise na nanggagaling sa Pilipinas. Actually, wala pang port sa Asia na dinadaungan ng mga Disney cruise ships. Mostly sa Amerika, sa Europe, at saka sa Canada. So, kailangan mo talaga mag-eroplano bago ka makapagbarko kung sa Pilipinas ka nakatira. Kaya kailangan yung passport at saka yung visa. Bago lumipad, kailangan ka munang magpabook. Pwedeng by phone, pwedeng sa travel agency, o yung pinakamadali, online. Pag online, meron ding option na sila na magbubook ng flight mo. Sigurado, mas bawas sakit ng ulo. Yung proseso niya, parang pinaghalong pagbubook ng flight at saka pagpapareserve ng room sa hotel. Dito mo naman kakailangan yung credit card para sa down payment o sa full payment. Pag na-enter mo na lahat ng requirements, dun mismo mako-confirm na ang booking mo. At para masigurado, mag-email sila ng transaction mo. Pag naayos mo na lahat, tapos atat ka na, pwede ka na mag-impake. Actually, maganda talaga kung gagawa agad kayo ng checklist para hindi kayo natataranta pag malapit na. I-download nyo yung Disney Cruise app para ma-monitor nyo kung gaano kalapit na yung biyahe nyo. Paalala lang, bawal ang pets, bawal ang mga prutas. Mga cameras, mga cellphones, pwede, pero bawal ang drones. And surprisingly, kung manggagaling kayo ng Disney Orlando tapos bumili kayo ng droid dun sa Star Wars Galaxy's Edge, hindi rin siya pinapayagan sa barko. Ewan, siguro dahil sa remote control. Kung matitigas sa mga ulo nyo at pipilitin nyo pa rin dalin yan dahil hindi kayo naniniwala sa akin, safe namang iwanan yan dun sa package counter ng port na panggagalingan nyo. Kaya makinig na lang kayo kung na matigas ang ulo. Parang namang kunyari, may natutunan tayo sa COVID-19.
After about a month, makakatanggap ka ng cruise documents galing sa Disney. I-mail nila yun sa'yo. Nakalagay sa isang envelope yung kontrata nyo, mga brochure, at saka mga luggage tags. Itabi nyo yan, tsaka ingatan nyo, kasi bukod sa importante talaga yan para sa pag-cruise, maganda rin siyang souvenir. I-double check nyo yung checklist nyo every now and then para alam mo yan, pag malapit na yung araw ng cruise ninyo, hindi kayo natataranta, hindi kayo ngarag. Matulog kayo na maaga. Kaya nyo, para pag-gising nyo, fresh na fresh mo masasabing, "Yes, this is it! Todo na to!" Hi! Port Canaveral, Florida, USA. Ito ang port of origin namin, papuntang Bahamas. Sa port of origin nyo magsisimula ang cruise experience nyo. Dito ay gugrupo kayo para maayos ang pagpasok nyo sa barko. Bibigyan kayo ng mga tags na may Disney characters. At pag tinawag yung character na hawak nyo, pwede na kayong sumakay sa bus. Yung mga character tags din ang nakalagay sa mga bagahe nyo para alam yun, madaling ma-identify. Pang-anim na Disney cruise na namin to, pero parang hindi nagbabago yung feeling pag natanaw mo na sa malayo yung barko nyo. Nakailan na kami ha, so lalo pa siguro yung mga first-timers. Sa port of origin nyo, kailangan pumila para magparehistro. Medyo nakakatanga yung unang dating mo sa port kasi ang daming tao. Parang hindi mo alam kung saan magsisimula. Buti na lang nagkalat ang staff and crew ng Disney Cruise Lines. Madali sila makilala dahil bukod sa marami sila, medyo stand out yung mga uniform nila. At pagplansyado na lahat, bibigyan na kayo ng Key to the World card. Itong Key to the World card na to, para tong ID and credit card in one. Ito yung pinaka-importanting gagamitin mo sa barko, kaya yung iba bumibili nung lanyard yung pansabit sa leeg para hindi mawala. Kung nakapag Disney cruise ka na dati, libre na yung lanyard mo. Once nasa loob ka na ng ship, itong card na to ang gagamitin mong pambayad sa lahat ng extra na babayaran mo. Ano ba itong mga extra na to? Malalaman natin yan mamaya. Bago palang sumampan ang barko, pwede na kayo mag-picture taking. Yung mga staff, mababait dyan. At saka, always ready sila na kunang kayo. Kung trip nyo naman, pwede kayong magpakuha dun sa mga official photographers. Pero kung gagawin nyo yan, kailangan i-present nyo na yung mga ID cards ninyo. Kasi kasama yan doon sa mga extra na sinasabi ko. Pero hindi porke nagpa-picture ka, kailangan mo nang bilhin. Maganda yung picture, sige, bilhin mo. Pero kung di ka nagagandahan, hindi ka naman obligadong bayaran. After pictorial, may bonggang-bonggang welcome sa inyo with matching announcement ng pangalan niyo. And as soon as pumasok ka, ramdam mo agad ang magic ng Disney dahil ganito kagandang eksena ang sasalubong sa'yo. At this point, hindi pa ready ang mga kwarto nyo, kaya it's a good time para mag-ikot-ikot at usyosohin yung bawat floor ng ship. By the way, ang tawag nga pala sa bawat floor ng ship is deck. At ang Disney Dream, technically, merong 14 decks. Ang unang inusyoso namin ay deck 11 dahil dito pwedeng mag-relax, pwede mag-swimming, pwede mag-picture-picture, at higit sa lahat, pwedeng kumain. Itong deck na to ang parang fast food area. May iba't ibang sandwiches, may burgers, may hot dogs, may salad, may dessert, may juice, may coffee, at kahit magpakabundat ka dito, lahat ng pagkain, libre. Kasama yan sa binayaran mo. Pwera lang ito. Ang beer, wine, at mga alcoholic drinks, kasali dun sa mga extra na kailangan bayaran mo gamit yung card mo. At tingin ko, ito ang dahilan kung bakit. Ang Disney Cruise, pampamilya cruise. Maraming mga bata at mga isip bata sa ship. Yung mga alcoholic drinks na may bayad, isa sa mga paraan para ma-discourage ang paglalasing. Mas konti ang lasing, mas safe ang mga tao sa paligid. Ito rin ang dahilan kung bakit kumpara sa ibang cruise ships, ang Disney Cruise walang kasino. Kasi baka pag natalo ka sa sugal, maglasing ka, tapos manggulo ka. Mahirap na. Kung gano'n ang trip mo, ibang cruise line na lang ang sakyan mo. Marami na may iba. Anyway, habang nasa ship ka, makikita mo yung mga nameplates ng mga staff and crew. Bukod sa pangalan nila, nakalagay din dun yung kung taga saan bansa sila. At marami sa mga crew, mga Pinoy. Actually, hindi nga rawaan daw yung majority ng mga cruise ships pag nag-resign ng mga Pinoy. Just make it a point na batiin sila, kumustahin. Kasi matagal silang nahihiwalay sa mga pamilya nila dito sa Pinas. Marami rin sila mga kwento, kaya masarap din makipag-usap sa kanila. Kung may mga tanong kayo, sigurado, matutulungan kayo ng mga kababayan natin dyan. Going back. After about an hour, pwede na kayo pumunta sa mga kwarto nyo. Sa umpisa, medyo nakakalito yung mga dadaanan. Pero huwag kayong mag-alala. Bukod sa mga crew na pwede nyo pagtanungan, nagkalat din yung mga directories at mapa ng ship sa lahat ng decks. Kaya siguradong makakarating kayo sa kwarto nyo. Cheers! By the way, ang tawag nga pala sa mga kwarto ng Disney Cruise, stateroom. At ganito ay itsura niya. Mapapansin nyo talaga yung tatak Disney sa lahat ng mga staterooms. Yung binook namin, may malaking kama, may sofa bed na may double deck.
May dalawang banyo, may closet, may TV, may ref, may phone na pwede mong bitbitin sa buong ship para pwede kayo magtawagan ng mga kasama mo at yung mga makikilala mo. At depende sa binook mong stateroom, meron ding balcony na masarap tambayan. Naalala niyo yung sinabi ko na hindi ka maglilinis ng kwarto. Naku, totoo yun. Every time na iiwanan mo yung stateroom mo, kahit gaano kagulo ha, pagbalik mo, maayos na. Parang magic. Apparently, nililinis at inaayos siya ng stateroom host nyo every possible time. At kung may mga ipapagawa, may mga ipapaayos, may mga itatanong kayo, tawagan nyo lang sila at kung kaya nilang gawin, gagawin nila para sa inyo. Anytime, kasama yun sa binayaran nyo. Throughout the years na nagde-Disney cruise kami, may mga napansin na kaming medyo binago. Siguro nagko-cost cutting. Pero hindi naman makakasira ng overall experience mo, especially kung first-timer ka. Sa lahat ng Disney cruise, mandatory and drill exercises bago mag-sail yung ship. Tuturo lang sa lahat ng gagawin in case magkaroon ng problema o aksidente sa ship. Para lang siyang long version ng safety briefing sa aeroplano. Narinig ko rin doon sa isang crew na excellent daw yung track record ng Disney pagdating sa safety. 0% accidents, kaya makakampante ka talaga. Once umanda rin ship, simula na ng party kasi literal na merong sail away party sa deck 11 ng ship. From that point on, pwede mo nang gawin kahit anong trip mo. Kung may mga anak kayong maliliit, may mga daycare centers na pwede nyo pag-iwanan sa kanila. Centers with S, ha? Kasi hindi lang isa yan. Bawat age group ng mga anak ninyo may kanya-kanyang pwedeng puntahan. Kaya habang busy sila, libre ka rin na gawin yung gusto mo. Kung trip mong kumain, merong fast food sa pool deck, merong food court, may tatlong restaurants. At dalawang fine dining experiences na kasama dun sa extrang babayaran mo kung gusto mo. Kung trip mo naman mag-swimming, may isang malaking pool na panglahatan. May bonggang-bonggang water slide. At meron ding pool na pang adults only para makaiwas sa makukulit ng mga bata. Doon sa mga hindi nakakaalam, Disney na ang may-ari ng Marvel at saka ng Star Wars franchise. Dito sa cruise ship, pwede kang manood ng mga movies nila. At hindi lang isang sinehan, ha? Dalawa ang theaters sa cruise ship. Bukod pa doon sa giant screen sa pool deck na pwede mong panoorin habang nagpapaaraw. Ang pinapalabas nila, yung mga luma, pati mga bagong movies. At yung popcorn at drinks sa Buena Vista Theater, unlimited. Kasama yun sa binayaran mo. Kung athletic ka naman na kagaya ko, merong jogging track sa deck 4. May iba't ibang sports sa deck 13. At meron ding gym na hindi kailangan ng membership. Dito ako madalas tumambay. Di para mag-workout, ha? Maganda lang ang view dito habang papababa ka na kinain mo. Madalas dito ako nagagaling bago pumunta sa main event. For us, ang part 1 ng main event, gabi-gabi ha, ay yung Broadway-style na Disney musicals. Ito ay mga live shows na exclusive sa Disney Cruise. Kahit sa ang Disney Parks, hindi nyo mapapanood to. Kaya talagang hindi nyo dapat palagpasin. Ang part 2 naman ng main event ay yung dinner. Every night, iba-ibang restaurants ang kinakainan nyo. At every night, iba-ibang menu ang nakaprepare para sa inyo. Ang mali ko noong unang Disney cruise namin, dami yung kinakain mula umaga hanggang hapon. Pagdating tuloy ng dinner time, hindi ko na masyadong ma-enjoy pagkain kasi busog na ako eh. Madalas din nagtatanong yung mga servers, lalo pag Pinoy, kung meron kayong gusto ipaluto sa chef. Noong una, nagpaluto kami ng adobo, sinigang, tapsilog, na okay naman, masarap. Tapos mapapaisip ka, nakakain ko naman yun sa Pilipinas, tapos nakakadagdag lang sa busog ko. Kaya yung mga sumunod na cruise, pinaghahandaan na talaga namin yung dinner para ma-enjoy namin ang todo. At higit sa lahat, kagaya ng sinabi ko nung umpisa, hindi ka kailangan magluto, hindi ka kailangan maghugas ng plato. Sila na lahat ang bahala doon, kasama yun sa binayaran mo. Sinabi ko rin sa umpisa na hindi basta-basta yung mga lugar na pupuntahan nyo. Totoo yun. Kung ang cruise nyo ay papuntang Bahamas o sa Caribbean, magsa-stopover kayo sa Disney Castaway Key. Oo, alam ko, spelling niya parang K, pero sabi na key daw pronunciation nun eh.
Ewan ko, tanong nyo kay Trump. Ang Castaway Key ay isang island na Disney ang may-ari. Every time na merong magda-dock na Disney cruise ship dito, parang may isang malaking piyesta sa buong isla. Dito marami rin pwedeng enjoyin. Pwede kang mag-swimming, mag-sunbathing, pwede kang mag-hiking, picture-taking, at pwede kang kumain at kumain at kumain kasi kasama yan sa binayaran mo. Marami rin pwedeng gawin pero may bayad. Pwede kang mag-shopping, mag-snorkeling, pwedeng mag-biking, at pwede rin magpakain ng stingray. May iba pang mga stopovers sa iba't ibang mga ports during the cruise at choice nyo kung gusto yung bumaba o kung gusto yung magpaiwan na lang sa ship. Anyway, going back, naalala niyo sinabi ko tungkol sa mga pictures. Nung unang cruise namin, ang dami kong dalang camera gears, mga lente, mga body. Tapos minsan nauubos yung oras ko, sa setup pa lang yun ha. Madalas pa hindi ako kasama sa picture kasi ako yung kumukuha eh. Sa cruise, pwede ka mag-avail ng photo package. Every time na makakakita ka ng official na photographer, ipepresent mo lang yung Disney ID mo, tapos sila na bahala sa pictures nyo. Madali naman sila kausap, kahit ilang pictures pwede. Huwag nyo na aabusuhin pag marami nakapila. Pag in-avail nyo yung package, lahat ng pictures na gusto nyo, actually kahit hindi nyo gusto, ibibigay nila sa'yo, basta pinili mo. Pero yung photo package, highly recommended ko yan. So i-consider nyo yan pag magko-cruise kayo. So nakita nyo na yung advantage ng pagko-cruise. Sa cruise, iba-ibang lugar yung pinupuntahan nyo pero hindi pa palit-palit ng hotel. Hindi na palipat-lipat ng mga bagahe. Hindi ka na rin mahahasal nung pagsakay ng eroplano papunta dun sa iba't ibang mga destinations mo. Kumpleto ang cruise ship ng halos lahat ng kailangan nyo. At isang bill lang ang iintindihin nyo. Ngayon siguro naiintindihan nyo na kung bakit para sa akin ideal vacation talaga ang pagko-cruise. After a few days, babalik na kayo sa port ng origin nyo. Ito para sa akin ang pinakamalungkot na part ng cruise dahil alam mong matagal na naman uli bago maulit eh. Tapos magpapaalam pa na dun sa mga nakilala mo. Tapos babalik ka na sa bahay nyo, balik ka na sa magluluto, maglalabang, maglilinis ng kwarto, paghuhugas ng plato, pag-aalaga sa mga bata. Pero okay lang, ang importante ay yung experience. Nakita mo, naamoy mo, nalasahan mo, naramdaman mo. Ang pagta-travel ay isa sa mga pinaka-wise na investment na pwede mong pagplanuhan. Yung mga material na bagay, nawawala yan. Pero yung experience, habang may isip ka, hindi yan nasisira, hindi nananakaw, hindi nasusunog, hindi mawawala. At pwede mo siyang balik-balikan sa mga pictures, sa mga videos, sa mga souvenirs, o kahit sa simpleng kwentuhan. Ako, masasabi kong sulit talaga yung ibinayad ko sa lahat ng mga biyahe namin ng pamilya ko. Lalo ngayong mga panahon na to. Pagkatapos itong pandemic na to, may we never take the freedom of mobility for granted ever again. Pero kahit hindi kami makabiyahe dahil sa travel ban, meron na kaming mga memories na puhuna na pwede naming balik-balikan. At yung ngiti, yung sayang nararamdaman tuwing naaalala niya yan, yan libre yan. Hindi nyo kailangan bayaran.